nagkakaroon din siya ng lalaki na anak, mga katropa. Lalaki. So, yon. Yan, dito din ay babae. So, yon. Ang babae na anak, mga katropa, ay atin po siyang ibabalik sa kanyang lolo. And then, ang lalaki din na anak ay ibabalik natin siya sa kaniyang lula or grandma. So, yun mga katropa. Hello, what's up? Good afternoon mga katropa. Andito na naman ako na si VNV Game Farm na isishare ko sa inyo ang simpleng paraan sa hindi pa po dyan nakakaalam kung paano po tayo mag inbreeding ng ating mga manok, mga katropa. So, inbreeding, it means iisa lang po ang linyada na atin pong gagamitin sa ating pag-breed, mga katropa. Para po nang sa ganun, ang ating mga linyada ay hindi po talaga siya mawawala, mga katropa. So, ang ating pag-uusapan ngayon, mga katropa, ay gawin po nating 3/4 ang linyada ng ating manok, mga katropa. So, ngayon, kung makikita natin, mga katropa, mayroon po tayong blackboard. Ayan, blackboard natin, mga katropa, na napakasimple lang din. So, ito, alam ko, ay alam na po to sa lahat ng na mga nagmamanok na mga bitirano at mga big time farm. So, itong aking content, akin pong ginawa, akin pong isishare sa mga baguhan pa lang, ay ito pala ang dapat nating gawin na tayo po ay mag inbreeding ng ating manok na gawin nating 3/4, mga katropa. So, mga katropa, akin na pong i-explain sa inyo at tapusin nyo po ang video ito para nang sa ganun ay masubaybayan nyo ang ating demo tutorial sa ating pagsulat dito, mga katropa, sa ating blackboard kung paano po natin gagawin. So, ito na po, mga katropa. So, mga katropa, ito, nagawa na po natin ang ating demo tutorial ng ating pag-breed, mga katropa, dito po sa ating blackboard. At kung makikita natin, mga katropa, sa mga baguhan pa lang ay medyo magulo na. Pero sa mga nagmamanok o sa alam na po, ito gawin ay simple lang po talaga to, mga katropa. So, mga katropa, kung nakikita natin itong BS, ibig sabihin, ito po yung ating bird stag. So, ang BS ay ibig sabihin ay Boston sweater. So, ito pong ating OJI Ormoc Gold, mga katropa, na pulit. So, ito po sila ay pag atin po itong i-breed ang dalawa, mga katropa, itong dalawa po, atin po itong i-breed silang dalawa, ang kalalabasan nito, mga katropa, ay 50% po siya. Ayan siya, mga katropa. 50% po ang kalalabasan nila. So, ngayon, ang anak po nila, mga katropa, ayan, ang anak po nila, magkakaroon po sila ng anak dahil nag-breed po tayo dito sa dalawa sa taas, ay atin pong ibabalik dito sa ama, sa broodstag. Halimbawa, kung babae, mga katropa. Ayan. Babalik po natin siya, mga katropa, sa ating ama ng ating materialis. And then, dito po sa ating pulit or Ormoc Gold, kung mayroon po siyang anak na lalaki, ay dito po din natin siya imimit sa kanyang ina, mga katropa. So, inbreeding po talaga ang ating gagawin, mga katropa. Iisa lang pong linyada, umiikot ang ating pagpapalahi ng ating manok. So, ngayon, mga katropa, pag magkakaroon na po sila ng anak, ang mag-ina, ayan, ito po yung ating chart, mga katropa, kung makikita natin, ayan siya. So, magiging 3/4 na po
ang kalalabasan, mga katropa. So, ganun din, mga katropa, tulad din dito sa Boston Sweater natin, kung mayroon po din tayong imimit sa kanya na babae sa kanyang tatay, ay 3/4 na po ang kalalabasan ng ating linyada. So, yun lang, mga katropa, ang ating pag-ano dito sa ating chart na atin pong dinidemo o ginagawa ngayon para hindi po kayo naguguluhan sa pag-i-inbred o magiging 3/4 po yung ating linyada sa ating manok. Ngayon, mga katropa, dahil gusto po natin talagang pulido at magiging puro po ang ating linyada sa ating pag-i-inbred, ayan, ito ay ang ating 3/4 po na palahe, dahil nga po ay dito po natin siya minimit sa kanyang ina, anak, ina, ganun din dito, anak at saka ama, mga katropa. So, ang mangyayari ay 3/4 po ang kalalabasan. So, yun. Yan siya, mga katropa. Ngayon, mga katropa, ang 3/4 po natin na papalahe ay nagkakaroon din siya ng lalaki na anak, mga katropa. Lalaki. So, yun. Yan, dito din ay babae. So, yun. Ang babae na anak, mga katropa, ay atin po siyang ibabalik sa kanyang lulo. Ayan. Dito na po sa pinakapuno talaga, mga katropa. Sa lulo na, mga katropa, dahil mabahaba na po yung ating pag-inbreed sa kanila, dahil inbreed po yung ating gagawin. So, yon. And then, ang lalaki din na anak ay ibabalik natin siya sa kaniyang lula or grandma. So, yon, mga katropa, ang ating gagawin. Ayan. Ibabalik lang natin siya, mga katropa. So, ang mangyayari yan, mga katropa, sa kanilang anak po ay magiging puro na yan, mga katropa. So, yun. Pero hindi natin 100%, mga katropa, excuse me, na pag tinawag po natin puro ang ating linyada sa ating manok ay 100% na yan, mga katropa. Hindi po. Ipagpalagay na lang natin, kahit sabihin natin 95% or 85 or 86%. Ayan. Ilagay natin dito kahit 95 yan or 86%. Ayan. Kahit ilang percent pa yan, puro pa rin yan, mga katropa. Dahil malapit-lapit na tayo dyan sa katotohanan. Malapit na po magiging 100%. So, puro na po siya. Pero, mga katropa, take note. Pag tayo po ay gumawa ng ganitong pag-breed ng ating manok, ayan, sa ganitong sistema o paraan o idea, ay hindi po natin maiiwasan, mga katropa, ang ating mga palahe na mayroon po talagang mga abnormality na palahe sa ating mga sisiw o sa ating mga stag na atin pong gagawin sa tuwing sila po ay isisilang, mga katropa. Tulad na lang ng kabig, ayan, banso, ayan, hindi maganda yung tindig, piki yung tuhod, pihaya yung tuhod, hindi po talaga natin maiwasan yan, mga katropa, pag nag-i-inbreed po tayo. Ayan. Tulad na lang dito, mga katropa, pag umabot po tayo sa stage dito na sa 3/4 na po tayo na magpapalabas na po tayo ng puro na linyada. So, mga katropa, sa ganitong paraan ay ibinahagi ko po sa inyo para nang sa ganon, sa mga baguhan pa lang, ay mayroon kayong kunting idea na mapupulot sa aking pagmamanok sa sistema, paraan kung paano po gawin ang inbreeding para po hindi mawala ang linyada sa ating mga manok at magiging puro po, lalong-lalo na, mga katropa, kung yung ating manok talaga na atin pong pinagtuunan ng pansin, atin pong pinupukos ang kanilang linyada sa ating farm
ay hindi po talaga natin yan tatanggalin. Kaya dito po ang ating paraan o sistema na paggawa o gagawin sa pag-inbreeding o sa pag-breed mga katrupa. So, mga katrupa, hindi ko na po pahabain pa, hindi ko na po patagalin pa ang aking videong ito dahil alam ko na kayo po ay andyan palagi na nakasupport, nakasubaybay dito po sa aking YouTube channel na uulitin ko na si VNV Game Farm. Pero bago po natin tapusin ang ating demo tutorial sa ating pag-inbreeding dito po sa ating mga manok na atin pong inaalagaan, mag-shoutout muna tayo mga katrupa sa ating mga solid viewers dyan, sa ating mga solid subscribers, sa ating mga silent viewers na andyan sila na laging nagre-request at pasinsya na kayo at ngayon ko lang at ma-shoutout sa inyo sa almost 2 weeks po kayo nagre-request sa akin. Alam yun man po, tayo po ay medyo may ginagawa po talaga dito sa ating farm at sa ating pag-video ay panandalian lang mga katrupa tulad din ng ating panahon na medyo mahangin. Kung nakikita nyo sa aking mga past vlog ay sobrang hangin talaga at maingay mga katrupa. So mga katrupa, bubunutin ko muna ang papel mga katrupa na nandito sa bulsa. Ayan. So shout out pala kay Jumar Estupado from Taguig, Metro Manila. Ayan, ang aking solid subscriber, aking solid viewers. At kay Rus Marie at kay Russell Lurihas from Davao City. Ayan, sa butihing mag-asawa na yan na andyan palagi na nakashare, nakapag comment palagi sa aking mga videong ina-upload na laging present yan mga katrupa. At kay Rolando Gumadlas, ayan, from Silay, Negros Occidental City, ayan. At kay Kit Kalimoso, shoutout sa iyo bro, at hindi po nilagay kung saang lugar, kaya ito. At kay Pauline Delphine from Surigao del Sur, ayan, shoutout sa mga Delphine family dyan sa Surigao. At kay Sabong Guy, ayan, shoutout sa iyo bro, at hindi nilagay dito ang kanyang lugar, kaya yun na lang ang ating masasabi mga katrupa. At sa mga iba, aking mga supported viewers, lalo na kay Marlon Sierna from Cebu City, shoutout sa mga Sierna family dyan. At kay Gilmar Istumago from Cebu City, kay me Serna from Dubai, ayan, isa ding tagapagsubaybay sa aking mga YouTube channel. Ayan, at sa mga Serna family, Cabrera family, shoutout po sa Villa Ramos, Manukan, Zamboanga del Norte. At sa hindi ko po na shoutout mga katrupa ay mag-comment lang po kayo sa ating comment section kung sino po yung gustong magpa-shoutout sa ating next vlog video na atin pong i-upload mga katrupa. So mga katrupa, don't forget to subscribe at i-bell all nyo na mga katrupa. Ayan, sa baba ng aking daliri na tinuturo para sa lahat ng aking pong i-upload na video ay lagi kayong updated mga katrupa na akin pong ibabahagi at isi-share ko po sa inyo ang aking munting kaalaman sa pagmamanok. God bless us all sa ating lahat. Maraming salamat po. Bye-bye. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.